Up na naman natin. So, welcome na naman sa bagong episode ng channel ko. And wala, today kailangan ko lang talagang matanggal yung ano, yung pangangati ko sa katawan, kasi kailangan ko na mag-ride. Galing kasing work eh. Yung Sheldon, nandun yung tropa ko, meet daw kami kasi kaklase ko nung ano yun, nung college yun, pare-parehas kaming mahilig sa motor. And yun nga, nakita niya na nagra-ride ako ulit, so gusto lang niya makita yung ano, yung bike. And maganda daw kasi yung ano eh, yung Sheldon. So ako hindi ko pa napupuntahan yon kasi matagal na akong hindi nagpupunta sa area na yon. So dadaanan natin. Woo, daming ano, obstacles. Yung sa last video ko guys, yung parang buzzing sound, yun yung ano ko eh, yung strap ng helmet ko. Ano kaya itatago ko? Dami lubak. Sana hindi umulan guys, medyo makulimlim dito. Dami na rin talagang tao dito sa San Fernando. Although hindi around San Fernando pa rin naman to, pero hindi yung pinaka ano, yung main na bayan. Pero dati open na open dito eh. Pag nagbabiyahe ako papasok ng school, kasi nga na-mention ko nun sa first video ko yata, na nag-aaral ako sa may ano, sa may Basa Air Base. So araw-araw ito yung ruta ko dun sa first bike ko, yung Ninja 650R. ER6F pa siya noon eh. Gagawin na naman yata yung daan dito. Tarita Guagua. Iba na talaga ngayon dito oh. Nagbago na rin itsura. So ayan guys, medyo nauubusan na tayo ng ano, ng lugar kung saan tayo pwede mag-ride. Saan tayo pwede mag-ride dito sa Pampanga. Paulit-ulit na ano, nga ride to Clark. Pero ako, kung hindi lang mauumay yung mga viewers, ako kaya kong ulit-ulitin yon every off matik. Ride ako from San Fernando exit to Clark exit, tapos ikot lang diretso na naman sa ano, Clark exit papunta diretsong ano, San Fernando na.
magsubik. Balikan lang. Makapagsubik lang. Stop over saglit, tapos balik na ng Pampanga. Nasaan yung paliko kong Florida Blanca? Nawawala. Ay, ayun po pala. Ay, ayun. Nawawala na talaga. Uy, nostalgic. Grabe, araw-araw kong dinadaanan to for 4 years. So, ayan guys, medyo malapit na yata tayo kasi ano lang daw yun eh. Tapat lang ng Funtime Resort. Dito medyo maraming dito eh. Naandaan lang tayo, medyo maraming biglang tumatawid dito eh. Alang-alala ko yun. Kasi nga for 4 years, ito yung ruta ko. Nandyan talaga yung buzzing sound na ano. Ano kaya tanggalin yun? Mali ba yung pagkakasecure ng helmet ko? Nakakainis. Kasi sa last video ko, rinig na rinig yun eh. Mukhang mabibitin ako sa ride ngayon ah. Ano din kasi eh, araw ng bayaran ngayon eh. Kaya ayoko rin sana mag-NLEX kasi medyo magastos talaga. Pero konti lang naman kasi yung San Fernando to Clark exit, 87 pesos. Tapos yung pabalik mas mura ng 10 piso. Hindi ko alam bakit. Ayan yung mga Knights of the Round Table dito oh. May mga ganyan. Meron silang, ano bang tawag dun sa pole na yun sa mga Knights? Maraming ganyan dito guys. Nakita ko na yun ah. Hindi ko pa rin siya makita. Pero imposible mo wala tayo dito guys kasi diretso lang yung daan dito. Ito na pala yung Florida Blanca Doctor's Hospital, lapit na. Ang ganda nga ah. Gala City. Kaya tayo pwede mag-park.
Hindi ko pa makita yung tropa ko ah. Ayang dapat nagpunta ako dun. Hindi kaya dito. Ay, mukhang wala pa ang tropa ko. So guys, cut ko muna yung video dito ah. Pahinga lang ako tapos hintayin ko lang yung tropa ko. Guys, nakapagpahinga din tayo. Paalis na tayo na nung Michelle sa may Florida Blanca Valdez. Oh. Ang green naman dito. Kailangan natin ng ano guys, kailangan natin ng riding bag. Hindi pwede tong sling bag. Umiikot siya eh. Umiikot siya sa katawan ko pag pumapreno ako. Mainit na. Sensya na pala guys kung hindi tayo naka-riding jacket ngayon. Basa pa kasi nasa laban. Hindi natuyo kagabi. Joyride to, parang nag-enjoy tayo. Nag-enjoy naman tayo kahit papano, kahit yung pauwi talagang sobrang traffic. Hindi naman siya actually traffic talaga, slow moving lang kasi medyo nako-congest yung mga sasakyan eh, kasi alam mo na, nagsisingitan, gusto makauna. Grabe, pinagpawisan ako. Naka t-shirt lang ako niyan ha. Dami talaga sasakyan. Pauwi na lang, di pa pinagbigyan eh. Di pa binigay. Home stretch. Sana matuto din ako ng red matching. Parang feeling ko importante din kasi sa ano yun eh. Pag halimbawa medyo alanganin yung gear mo, tapos kailangan mo mag-overtake agad-agad, yung hindi mo na hihintayin na bumaba yung RPM mo para makapag downshift ka lang na walang kasamang rev. So yun, dun magagamit mo yun eh. Okay, home stretch. So guys, hanggang dito na lang siguro yung video ko. Thank you sa panonood. Thank you po talaga. Kahit konti lang kayo.
please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you ulit. Ride safe, mga paps.